What's up guys, it's Jason, welcome back. So sa video na to guys, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY soundproof box. So sa mga mahilig po mag-record ng voiceover para sa mga travel video nyo or kahit simpleng vlog lang, ay magagamit nyo to. Dahil ang purpose nito guys ay pagagandahin nyo yung quality ng mic na ilalagay nyo mismo sa soundproof box. So dahil sumablay po yung audio natin kanina, ay nagpalit po ako ng lavalier mic dito. Kung mapapansin nyo, hindi na po yung Rode ang gamit natin. So nashoot ko na po talaga yung intro kanina. Pero yun nga, yung pag-check ko sa PC, may error yung audio. Kaya ngayon, natapos ko na po siyang gawin. So, hindi ko na napakita sa inyo talaga yung intro. So, ayan. Bali, explain ko na lang sa inyo guys yung mga materials na ginamit ko dito. And yung sukat ng box. Yung height niya po is 13 inches yan. Then, yung width niya po is 16 inches. Ito. Then, ito naman is 14 inches. So, para may reference lang kayo, if ever gusto nyo rin gumawa nito, ma-order nyo po ito sa Lazada. 12 pieces po yon, yung manipis lang yan. Dalawa kasing klase yan, yung medyo makapal and yung manipis. Pag malaki din kasi yung in-order nyo, is masyado siyang makapal. So, hindi na rin maganda. Okay lang ganito siya, guys. So ngayon guys, babanggitin ko na lang sa inyo yung mga materials na ginamit ko sa paggawa ng soundproof box. So unang-una sa lahat ay syempre yung mismong box niya. So kung meron kayong makukunan na sa bahay niyo na ganun, mas maganda kaysa bumili pa kayo. So malaking matitipid niyo po nun. Then yung next naman is yung foam na ma-order niyo siya sa Lazada. Nasa 300 plus lang yon, yung pinakamanipis. Lalagay ko po siya sa description para makita niyo. And if ever gusto niyong gumawa ay direct na kayo dun sa link na yon. So, next naman is yung glue, then lapis or ball pen pwede, tapos scotch tape, cutter, then last is yung spray paint na black. Yun. Kasi mas maganda siya kung kulay black talaga yung box. So, yon. So yun guys, kung mapapansin nyo, medyo makapal yung glue na nilagay ko para dumikit talaga siya. So ngayon, kakabit na natin tong last part. So yun lang guys, sana may natutunan na naman kayo sa ginawa nating DIY soundproof box. So disclaimer lang po, marami na pong gumagawa nito sa YouTube and ang idea na to, tungkol lang din po siya nakuha. So mas malaki po matitipid nyo kung gagawa na lang kayo ng DIY kaysa dun sa ready-made. Sa mga nakaabot dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto mo pang mapanood yung mga ganitong klaseng content, click mo lang yung subscribe button and turn mo yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka agad. So yun lang, kita sa nga ulit sa next video. And that's all. Paalam!